Nagiging usap-usapan ngayon sa mga political circles ang umano'y pagkabahala ni Congressman Barbers matapos lumutang ang balitang posibleng bumaliktad si Garma sa Senado. Ayon sa ilang source, may mga impormasyon na ibubunyag si Garma na maaaring magdulot ng alingasngas sa mga kasulukuyang imbestigasyon. Ang kanyang testimonya ay inaasahang maglalantad ng mga pananakot at ibang isyu na hindi pa nailalabas sa publiko. Si Garma, na kilalang malapit sa ilang mataas na opisyal, ay maaaring magbigay ng impormasyon na direktang makakaapekto sa mga kasamahan ni Barber sa politika. Naging tahimik ito sa mga nakaraang linggo, ngunit ang posibilidad na magsalita siya sa Senado ay nagdulot ng kaba sa ilang personalidad. Inaasahan ang pagtutok ng publiko sa susunod na hearing upang malaman kung totoo nga bang may mga pananakot na nangyari at sino ang mga sangkot dito. Samantala, nananatili namang tikom ang kampo ni Barbers sa isyu ito. Ngunit ayon sa mga analyst, posibleng magkaroon ng matinding pagtatakipan kung sakaling bumaliktad nga si Garma. Ang Senado na ngayon ay nakatuon sa paglilitis sa mga aligasyon ng katiwalian ay muling magiging sentro ng atensyon. Lalo na't maraming kontrobersya ang umaaligid sa mga aposisyon. Eto, pasadaan muna natin ng mabilis at mga nakita natin ang mga larawan sa social media. Ang tanong lang muna naman natin dito, para dito kay Elizalde ko, isa ho ba ito sa mga heavy equipment ng inyong kumpanya? Base ho kasi dito sa post ni Ma'am Crisette Lauretchu, eto mga kababayan, basahin ho natin para makilala nyo ho itong mama na to na nasa larawan dyan dito sa ating video. Sunwest! Owned by Elizalde ko, representative of Ako Bicol, who is one of two people na sabi ni Sara Duterte holds our budget, silang dalawa ni Martin Romualdez, is only one of the biggest flood control contractor under BBM admin. Na kuya Rica dyan, Elizalde ko. Sunwest Corporation, one of the biggest flood control contractor under BBM admin. Naku, yan dito si Saldico dito. Gets nyo ha? Saldico holds our budget as congressman. And now puts the budget sa sarili niyang company which constructs flood control infra. Naku, yari talaga tong si ano dito. Naku, nagkakabit-kabit na ho. Yari itong si Saldico dito. And Sunwest Pride Project Manager is also Romualdez staff in Tingog. Naku, yari. Ito ho nga isa sa mga di umanong Sunwest Project Manager nitong si Saldi ko. Staff naman ni Martin Romualdez. Ang nangyari ho dito, nasa parang ano one big happy family itong mga nasa House of Representative. Walang ethics itong Romualdez ko. Budol partnership, grabe sa pagka walang hiya. Grabe ho talaga sa pagka walang hiya. Palakpakan ho natin itong si Mama Crisette. Ibang klase ho talaga mag-research, no? Mantakan nyo yon project, di umano ha, project manager nitong ng Sunwest Corporation, no? Kung ano man yan, ha? Construction firm. Ha? Ngayon, pagdating sa Tingog party list, stop naman ho siya ng Tingog. Di palakpakan ho natin. Anak ng Tokwa naman, oo. Talagang budulan ho nangyayari dito sa administration na to. Ito na. Dumako na ho tayo dito kay Robert Ace Barbers. Di daw siya, no? Nababahala. Pakinggan ho natin to. Tiwala ang mga kongresista na hindi babaliktad ang ilang pangunahing testigo na humarap sa pagdinig ng four house panels. Kabilang dito si Royina Garma, isang retired police colonel na malapit sa Duterte administration na nagbigay ng impormasyon tungkol sa umano'y Davao model ng anti-drug war. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, alam ng mga testigong ito na maaaring makaapekto ang kanilang testimonya sa kanilang legal na pananagutan. Ayun, alam mo nila na pagkao sila kinasuhan ng perjury o kung ano pa man, mantangin yung hahabol sa inyo sa kasong perjury yung mga aso ni Tamba. Talagang di ho kayo tatantanan ng mga walang yan.
Oh, kaya kumpiyansa sa itong mga malamang kasama ko 'yun sa napag-usapan. Pagka kayo eh pumiyok diyan sa Senado, may kalalagyan kayo mga. Garma, alam mo, pagka ikaw eh bumaliktad ka sa Senado pag nakaharap mo itong si Tatay Digong, may kalalagyan ka. Yung anak mo. Di ba, sino ba naman hindi matatakot? Nakita nyo naman ho kung paano duru-duruin, kung paano sigaw-sigawan ng mga congressman, yung mga resource person, di ba? Kasi mahaba-haba pa ho termino nila. Ano na ba ho tayo ngayon? October, November, December, January, February, March, April, May, June. Oh. June, matatapos ang termino nila. Meron pa ho silang 8 months para mag-cook sigaw. Kaya para doon sa mga resource person, ito, ang advice ko sa inyo to. Kung anong sinabi ni Tatay Digong, gawin nyo lang ang tama. Yung tama para sa inyo. Formal mode tayo, formal mode. Hanggat maaari, nagpapaka-formal mo tayo dito sa PH Update. Old form ho natin yun. Kung baka lumang form na ho natin yon, yung medyo makulit. Titigilan na ho natin yun, no? Ano na ho, seryosohin ho natin to. Kasi seryoso itong mga nangyayari na to. Ang iniisip po natin, kung sakali, halimbawa, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nakaharap po niya itong si Rina Garma. Ngayon, kinumpronta siya. Kesyo yung Davao model na binibida nitong si Garma dyan sa House of Representatives. Paano? Paano? Pagka itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, merong dinalang mga tao dyan sa Senado. Ito ha, hindi malabo kasi mangyari ito kasi yung mga pulis na taga Davao, na alam nila yung mga kalakaran sa Davao at yung ibang mga kasama ni Garma na tinawagan rin ni Tatay Digong para gawin niya ang project na yan, di ba? O yung pagpapatupad ng batas na yan. Let's say, sabihin natin ganun. Naglatag ngayon, itong si Senator Bato de la Rosa, nagpatawag ng mga resource person kasi meron din silang kakayahang magpatawag eh. Paano kung yung mga resource person na pinatawag ng Senado, eh, pinapasinungalingan lahat ng sinasabi ni Garma dyan sa Quad Committee? So, ano mangyayari ngayon? Mapupunta tayo doon sa sitwasyon na hindi ho natin malaman kung sino ang papaniwalaan natin. Yung mga testigo ba na nasa Senado? O yung mga testigo dyan sa Tuwad Committee na kung saan, nung hindi pa sila tumutuwad, hindi nila binabanatan, mga Duterte. Pero noong nakulong sila dyan sa House of Representatives, ayun, nagsituwadan sila. Inalay ho nila ang kanilang mga likuran dito sa mga Congress. Ito, tuloy natin. Mga ano, Tarsal, bahay talaga kayo. Oh. They know very well na ito yung makaka-apekto sa kanila. At sila subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So, hindi yan basta-basta mag-re-regard. Aba, dapat plansyahin nyo ng maigi yan. Mga pagdating sa Senado, iba na historia natin dyan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Alam mo, Congressman Robert H. Barbers, gawin nyo lang ho yung tama, ika nga ni Tatay Digong. Pero yung mga ginagawa nyo na yan, ito, ganito lang ho kasimple yan eh. Ako, ngayong mga, ito para sa akin lang to. Kasi nakita ko ho yung mga kababayan nating nabaha. Yung mga nasa Bicol region. Nakakaawa ho sila. Para sa akin ha, yung gaganaping hearing sa Senado at yung mga Quad Committee, hindi lang sa Senado at yung mga ibang mga committee, para sa akin, kung ako tatanungin, pagtuunan ho muna natin ng pansin yung ating mga kababayang nasalanta nitong bagyo na to. Tigilan na ho muna natin ito. Kung gusto nila, pero kung ayaw na, wala namang problema. Pero kung ako tatanungin, focus ho muna tayo. Ang daming yaang ano na yan, AGK na yan, ano lang yan. Isa ho yan sa mga inimbento ng media para wasakin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, ilang taon na nakakalipas, hindi nyo pa rin nawawasak yung ang mama. Ngayon, binabalik nyo na naman. Ano hong expect nyo na resulta dyan sa ginagawa nyo na yan? Lalo lang ho namin minamahal itong si Tatay Digong. Sa totoo lang, lalo lang ho na-emphasize na itong mama na to,
para talaga sa mga, para sa masa, para sa kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ho yung pinapa-feel nyo sa amin eh. Hindi naman ho dapat, hindi naman ho namin dapat ma-feel tong mga ganitong klaseng pakiramdam, higa nga eh. Kaso pinapa-feel nyo sa amin, oh, tingnan nyo, dito sa administrasyon ni Marcos, puro droga, puro kriminalidad, puro kalokohan ang nangyayari sa ating community. Dito sa panahon ni Tatay Digong, eh talagang wala. Plakda lahat ng ano. Diba? Mga drugista at mga kriminal. So, doon pa lang makikita na natin, imbis na makasama, makasira sa mga Duterte yung mga pinagagawa nyo na yan, eh mas nakakabuti pa ho kayong mga panahon na to. Ayun na nga, puta ho tayo kay ano, tuloy ho natin yung pagtatanong nitong si ano, Robert H. Barbers, kasi kay Robert H. Barbers yung ano eh, tingnan ho natin kung anong sasabihin niya dito kay Ruy Inagarma, kung talaga bang, baka naman itong si Ruy Inagarma, pagdating sa Senado, makita niya si Tatay Digong. Bigla akong bumalentong yan si Ruy Inagarma. Pero kung sakaling babaliktad ho itong si Ruy Inagarma, hindi ho tayo magtataka. Sa totoo lang, hindi ho tayo magtataka. Kasi magkakaalaman ho doon sa mga oras na yun kung anong sasabihin itong si Ruy Inagarma pag nakaharap niya na si Tatay Digong at pagka talagang linatagan na ho siya ng mga ano, kumbaga yung mga ebidensya. Kasi marami hong ano dyan, maraming... Si Senator Bato de la Rosa at itong si Tatay Digong at yung committee na tatalakay diyan sa AJG na yan, eh meron na ho silang game plan diyan, panigurado. Panoorin na natin game. May tatanong din ako kay Colonel Garma. Nako. Colonel Garma. Ano bang nag-udyok sa'yo na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron bang nag-pressure sa'yo? Loko-loko ka ba, Ace? Loko-loko ka ba, Ace? Ah, doon pa lang sa pangalawang pagharap niya, di ba, sinabi niya, if necessary, if the committee require me, I will pass a supplemental affidavit. I will give supplemental affidavit. Eh, at kung ganito ho pagkasabi, di kasi tayo magaling mag-English. My goodness. Diba? At kung papahintulutan, willing din ako mag-testify in executive session. Meron na tayong, meron tayong memorya na hindi basta-basta makakalimot. Ace, pag pumasok dyan, mahirap mong palabasin yan. Ang naalala ko, sabi niya, pagkatapos niyang binasa, humahagul-hagul-gul siya. Kung i-re-require ako ng committee na magpasa ng supplemental affidavit at sa mga hindi ko pa nasabi, willing ako magbigay ng supplemental. At kung i-re-require ng committee na mag-executive session para makapag-usap, hindi sila mag-executive. Gusto nila, maraming media, maraming makakapanood. Lahat ng kababuyan na sasabihin nila, dapat masabi ng mga walang yan. Okay? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala bang pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chief. Nagtumakot sa'yo? Wala po. Ulitin natin yung tanong, ha? Ulitin natin. Ito, tuloy natin. Game. Ano bang nag-udyok sa'yo? Naku. Na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron Naku, bang yan na nga ba. Nag-pressure sa'yo? Wala pong nag-pressure, Mr. Chief. Wala bang pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Chief. Walang nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan, tama po? Hindi, ito naman si Ace Barbers, niloloko mo na naman kami. Ah, hindi ganun yun, sir! Noong umiyak yang si Ruy Inagarma, pagkatapos niyang binasa yung kanyang affidavit, sabi niya, kung ire-require ako ng committee na magpasa ng supplemental affidavit o mag-testify sa executive session, ako ho eh papayag dito. Hindi pa niya natatapos basahin, hindi niyo pa nai-scrutinize yung kanyang first affidavit. Nagsabi na siya na mag-supplemental affidavit siya kung kulang pa yung mga naririnig niya sa kanya. Anak na to. Ikaw naman, tandaan mo, ang pangalan tong si H. Barbers, hindi ko kami basta-basta nakakalimot dito. Pag pumasok dyan, hindi na ho nakakalabas yan. Natatrap sa loob, higa nga. Nantok, wow. Diba? Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang Chief of Police ng SASA, no?
Yes, yes. Under your watch, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch? Hindi ko na po maalala, pero definitely more than four siguro po. And all these deaths ay may investigasyon o may report kayo? Yes, Mr. Chair. Kasi automatic naman yun. Basta yes. May death o merong insidente, may report naman kaagad yes, yan. Yes, sir. Napaprocess about, din po ng SOCO. What about, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue PNP member or a scalawag? Mr. Chair, during my time as station commander, yung pong mga pulis na inaayawan po ng station commander, sa akin po ina-assign. Napapatino naman po. Bakit kaya sila inaayawan sa ibang station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po yung mga lalaki. Yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang ibig sabihin, nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo kanya. Oh, lumalabas na naman kababuyan mo. Oh, yan. Ganyan ho nila babuyin, bastusin ang mga resource person. Ito naman si Garma, natawa-tawa na lang. Ano lang, tawa-tawa na lang. Eh, okay lang yan. Bastos, babuy. I like it a lot. Babuyin niyo ako. Unlimited kababuyan. Ano eh? Hindi po ba? Mr. Chair, yun po yung naging, parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga pulis na may problema po. At tumitino naman? Napapaayos kapag naman kapag sinabi niyong may problema, ano ho kaya ang problema nila? Sila ba ay extortionist? Sila ba ay nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mong sabihin na, Colonel? Hindi naman po. Yun po yung nag-absent lang po. Minsan, hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Nabanggit nyo sa inyong unang sinumpaang salaysay na merong reward money. Di yes, Mr. Chair. Kayo ba yung nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Chair. Pwede bang malaman magkano yung natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung... Para sa anong reward yun? Anong accomplishment yun? Pag pong namatay po yung involved sa illegal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other criminals po na habitual or recidivist, meron din po, binibigay po kung... Basta patay? Yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, alamaw, tinamaan lang, walang premium yon, walang cash reward yon. Wala po, Mr. Chair. So yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who... Bitinin ko ho muna kayo na mabilisan. Shoutout muna ho dito sa mga kasama ho natin. Ibang klase ho talaga itong mga kasama natin dito sa PHFT. Shoutout ho dito kay Mama Josephine Tanakaw. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Shoutout din ho dito kay Mama Lenny Villanueva. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Thank you dyan sa 50 pesos na yan. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Mega love shoutout. Tuloy ho natin. Who determines? As to your, sa iyong experience, who determines kung sino ang dapat mamatay? Wala pa, Mr. Chair, kung minsan, hindi naman napaplano kasi result siya ng police operation and nababalita naman po sa news. So, automatic, tatanungin lang naman, sa area mo ba yan, ma'am? O, sir, sa area mo ba to? Tatanungin yung background nung namatay. Yun lang po ang determination. Then, but as far as... So, ang ibig sabihin, kahit to, walang kinalaman ang police, basta may namatay sa area nyo, may reward yun? Hindi naman po. Ibabalidate, iko-confirm naman po so ng territorial police. You have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Ganun po. So kailangan aminin nyo na kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon, kaya para kayo ay may reward. Ganun po yung sistema, Mr. Chair. Okay. Sa... Nako madam. Ayusin mo yan. Ayusin mo yung pagtatahin mo na yan. Very convenient yung mga sagot na yan sa pandinig ng mga congressman na yan. Okay? Pero pag napunta ka sa Senado, tatanungin ka ng mga senador, yung naratibo doon, hindi ko kagaya ng naratibo dyan.
Kasi merong Bato de la Rosa doon at merong Christopher Bongo. Kaya hinay-hinay ko. Buong karir mo sa PNP, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Isang beses nga lang, ang kulit mo naman. Tatlo o apat na beses lang po yun, Mr. Chair. So pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po. Doon sa mga nag-operate? Yung, yes, baga, yung trigger man? Team kasi when they move, like... Trigger? Lukulong ko talaga. biglang mayroong naging trigger man. Ngayon, susunod na tanong, sino yung mga nabigyan mong mga team ng 20,000? Kunin ko yung pangalan ng mga to. Comsec, imbitahan sila sa susunod na hearing. Ngayon, araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po. And then, ganun po ang ginagawa ko po. So, ang reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe kagaya mo. Diba? Sinishare ka nyo. Sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Diba? Jim. At don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Yes. Merong nagko-coach, ba't ganun? Ba't pagka may tanong, merong sumasagot sa likod ng yes? Yung tipong pagka nagkamali ka na sagot, may kalalagyan ka. Possible po, Mr. Chair, but minsan po nakikita ko rin na during legitimate operation yung takot nila. Kasi there are really times talaga na actual encounter and shootout talaga, sir. Okay. So talagang hindi naman natin sinasabi. Hindi ba, ano yun? Hindi. Pagka may shootout, dapat yung mga lumalaban na yon. Ano yun? JK yun? Shootout yun eh. Sabi na walang encounter, na walang nang laban. Kasi gaya nga ng lagi natin sinasabi, basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Nalaban niya. Alam niyo naman pala, tanga ba kayo? What is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small-time pusher. Yung sinasabi niya, naglaban. Tanga naman itong si Ace Barber. So, sinasabi na nga, nanlaban na nga. Yun nga merong inkwento. Ito yung mga small-time users. Kaya nakakalungkot eh. Diba? Buhay yung mga drug lord na nagbebenta at nagdadala ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. And to me, just like... Ito yung senaryo. Oo, pagpalagay natin, binibintang nyo lahat sa mga pulis. Paano kung itong mga drug lord na to, sila na trumabaho doon sa mga underlings nila dahil pagka nagkahulihan, baka bigla silang ituro. Hindi nyo ba kinukonsidera yung senaryo na yon? Matatalino kayo dyan, di ba? Magagaling kayo, di ba? Bakit nyo binibintang lahat sa administrasyon? Hindi ba pwedeng kung ako, drug lord? Hindi ho tayo. Halimbawa, itong si Pedro, drug lord. Ngayon, yung alam, merong may alam na sa kanya mga underlings, yung mga tauhan niya, na siya talaga ang pinuno. Pag ang init ng panahon na yon, pagka ikaw nahuli, talagang mauubos ang mga ano mo sa daliri mo pagka hindi ka umamin. O ngayon, ako okay lang, walang problema. Mga drugista kayo pinasok nyo yan. Kasama yan sa teritoryo ng trabaho nyo, kaya kung magurgur kayo, fault nyo yon, hindi kasalanan ng pamahalaan yon. At kung ang gugurgur sa inyo, mga kasama nyo, kasalanan nyo rin yun, nakisama kayo sa mga yan Ha? Ganun lang ko kasimple yon. Ngayon, ako, si Pedro, hindi ako ha, si Pedro. Ang ginawa niya, baka i-chu-chu tayo niyan, tumba. Baka kumanta yan, tumba. Yung mga nasa baba, baka kumanta lahat yan, tumba, tumba, tumba. Wala, ubus-usi lang lahat. Ngayon, yung mga tandem-tandem na gumugurgur dito sa mga tao na to, mga ano daw yun, mga police na naka... kasama sa squad ni Tatay Digong. What I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is that because you were complicit in granting rewards, it now inspired the operatives and other rogue police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin.